Hindi pa rin makapaniwala ang Pinay housekeeper na si Dina Tenerife Celo sa halos kalahating milyong pisong regalo ng among Amerikana sa kanya. Pambili ng lote at pangpagawa ng bahay sa Pilipinas. Dedikasyon sa trabaho at pagiging mabuting tao ang nagustuhan kay Dina ng mag-inang amo. Mula UAE, yan ang Balita Global ni Raquel Saliner. Sobra-sobra talaga saya ko. Grabe saya ko. Tapos, hindi ako makatulog dalawang araw. Hindi ako makatulog sa saya. Hanggang ngayon, umaapaw pa rin ang pasasalamat niya sa blessing na natanggap. Napakasayo ko. Sobrang-sobrang pasasalamat ko. Talaga. Kaya wala akong masabi sa mga kay Madam, kay Said, kay Saif, sa mag-iina na to. Niregaluhan si Dina ng mag-inang amo. Ang babae ay Amerikana na may anak na Emirating piloto ng 35,000 dirhamo o may git 400,000 piso pambili ng lote at bahay. Dahilan kaya nag-viral sa social media ang magandang balita na ikinagulat ng mag-ina dahil sa atensyong natanggap mula sa Filipino at expat communities sa bansa. It's a little overwhelming, a little embarrassing. We didn't do it for any kind of attention. We just did it because we wanted to do something nice for Dina. So, yeah. It's a little strange. I feel good. It's a little bit embarrassing doing all these interviews and stuff because we're just trying to do something nice for someone. We're not expecting the media frenzy. Aginaldo nila ito dahil sa maganda at dedikadong pagsilbi ni Dina sa amo at dalawang anak na lalaki mula pa ng 1998 hanggang 2001 at muli mula 2014 hanggang sa kasalukuyan. Dina's very humble. She's very shy. She's very trustworthy, and she's very giving also, especially of her time. Sure, she's helped me to be a better person, and to always be loving and accepting, and to do what always makes you happy. And she also taught me how to make chicken adobo. Kaya naman sobra-sobra ang pasasalamat ng kaisa-isang anak ni Dina sa kanyang mag-inang amo. Maraming salamat po kasi tinulungan niya po kami, lalong-lalo na po yung nanay ko. Tapos higit sa lahat, sobrang pagmamahal po nila rin sa nanay ko, hindi nila po pinapabayaan. Hindi kaila sa mag-ina na dumaan sa mapait na karanasan sa Saudi si Dina, nang siya ay gahasain ng among Saudiyan. Nang una siyang nangamuhan bilang kasambahay doon at nagbuha ng isang anak na si Ryan. May ako sabi kung ano naririnig ko. Minsan napaaway ako. Minsan napaaway ako noon. Pero sa kabila ng lahat, tinibayan ko pa rin ang ano ko para buhayin na lang yung anak ko. Pero ganun pa man kabangis ang unos na kanyang pinagdaanan, itinuring ni Dina itong hamon para lalong ipursigi ang magandang buhay para sa pamilya. Kung kayo man ay may kagaya kong may mapait na karanasan, tuloy lang ang buhay. Tiwala lang. Magpakumbaba, basta tuloy lang ang buhay. Dahil hindi naman sa lahat ng oras na naghihirap tayo, nandyan si God na bibigyan din tayo ng mabuting buhay. Raquel Salinel, ABS-CBN, Abu Dhabi, UAE. Ito mo nga naman. So, hindi lahat sad story. Oo. Hindi naman kailangan magtapos.